All right. Kamusta po kayo? Welcome back. Teka lang. Bago kayo magalit-galitan dyan, hayaan nyo muna magsalita ako, ha? Kasi alam ko, iiyak na naman kayo nyan. Kilala ko ba? Kilala ko ba kayo? Alam ko, iiyak na agad kayo nyan pagka ganito hong pinag-uusapan natin, yung mga nagpo-post na ang gaya neto. Okay, bago tayo mag-react, no, ano nyo muna, pakinggan nyo muna yung sasabihin ko, okay? Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back sa panibagong episode natin ngayon dito sa YouTube. Hindi ko sana to gagawa ng video, iba ang content ko sana, pero I think I have to upload this na, no? At bukas na lang yung isang video natin na kung saan yung mga may kaso sa NBI. Makakalabas ba ng Pilipinas kung may kaso ka sa NBI? Bukas pag-usapan natin yon. Hindi na muna ngayon. Bigyan muna natin ng ID ng ano, oras itong kasi kalat to eh. Kalat ito eh. Nakita ko to sa Facebook ko, tapos marami na rin ang nagtatag, marami na rin ang nagpusa, nag-send sa akin video. Coming from this ano eh. Coming from this group. Hindi ko alam, rescue ba talaga ang grupo na ito, or isang grupo na gusto lamang mapahamak yung mga Pilipino. Hindi ko alam, no? Maraming salamat sa siyam na kataong nag-like sa video na to. Maraming salamat. Out of 100, no? At least may siyam akong like na nakuha. Salamat po. Maraming maraming salamat. Okay. Pakita natin. Pero hindi ko ipapakita yung nag-upload. Papakita lang natin dito yung video at kung saan grupo nang galing. Okay, ayan. Siguro familiar kayo dito. Familiar ba kayo? Anong sa tingin yung reason kung bakit in-upload ito? There's a crime, di ba? Kung walang krimen, mag-a-aware ba yung taong nag-upload? Hindi, di ba? Ulitin ko, tatanungin ko po kayo. Ia-upload po ba ito kung maganda ito? Kung hindi ito delikado? Ia-upload po ba ito? Panoorin natin, ha? Okay, sa puntong to, nakita nyo, group of people sa isang building, tila kakatok o papasok, no? Sa isang bahay. Hindi ko sigurado kung anong motibo. Pero in-upload to, according dun sa nag-upload, awareness daw. And I can see on the comment section, marami nagsasabi dito, napanood daw nila ito. Ayan. Ayan, nag-share pa naman daw si Awitanon. Awitanon, sabi niya, no? Okay. Mamaya ako ipapaliwanag kung bakit. Bakit ito yung topic natin. Panoorin nyo lang. Ulitin ko po, ang video na to galing dito sa Facebook group na to. Okay, galing to sa Facebook group na to. Yung mga nag-share sa akin ng video na to, ito yung nakikita ko, iisa lang ang pinanggalingan na grupo. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi kayo dapat nagpo-post ng ganito. Oo, unahin ko na. Ugali kasi ng Pilipino, awareness, nagmamalasakit lang. Diba? Yan lagi sinasabi natin. Nagmamalasakit lang po kami. Oh, nagmamagandang loob. Na huwag pong bubuksan ang pintuan ng bahay ng amo. Bla 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 bla. Okay? Yun lang ang sasabihin ng mga yan eh. Okay? Baka kala nyo po minamasama ko kayo. Hindi ko kayo minamasama. Pero ang Saudi Arabia
minamasama ang ginagawa nyong yan. Basahin nyo. Basahin nyo po. Anong sabi? February 10, 2024. Kailan nangyari? Kailan pinost? Oh, araw ng Sabado, pinost ng Saudi Gazette. February 10, 2024. Sinabi, Ministry of Interior warns documenting and publishing crimes of all kind. Sabi, binabalaan ng Ministro ng Interior ang sinuman na magdo-document or maglalabas ng anumang krimen sa anumang uri. Sabi, tingin mo ba ito ay krimen? Tatanungin kita, krimen ba ito? Possible krimen yan, di ba? Kasi hindi kayo magbibigay awareness, hindi ka magmamalasakit sa social media kung tingin mo ito ay hindi krimen. Tama, hindi? Tama. Basahin natin, ha? Ang sabi dito sa Saudi Gazette, Colonel Talal Al-Shalhoub, tama, Shalhoub, security spokesman ng Ministry of Interior ay nagbabala laban sa mga nagpo-photograph at naglalabas ng krimen sa anumang uri nito. Sinasabi niya na ito po ay considered a violation of the anti-cybercrime law. Sino po ang nagsabi? Ministry of Interior, na ang paglalabas ng mga ganitong video, krimen, no? Or nagbabadyang krimen gamit ang social media mo ay kinukonsiderang bilang violasyon sa anti-cybercrime law. So huwag kayong tatanga-tanga na sasabihin yung nagmamalasakit ka pero hindi ka nagmamalasakit sa sarili mo. Ay ka nga egul, nagmagaling. Sa isang interview, sinabi ng sa Saudi Street Program sa isang Saudi television channel na ginanap on the sideline ng Ministry of Interior participation po recently. Sinabi nila dito sa World Defense Show 2024 na kung saan dito sa program na to dumating din ang kinatawan ng Pilipinas. Alam niyo ba na dito sa World Defense Show na ito ay kabilang ang kinatawan ng Pilipinas, Defense Department of Defense ng Pilipinas, nandyan yan. Sinabi dito niya, do not treat a crime with a crime. Sabi, huwag niyong tratuhin ito na krimen ng isa pang krimen. Sabi, oh, what is prevention is safety, and photographing and publishing crime is a cyber crime. Gets nyo po? Naintindihan nyo ho ba yung sinasabi ko? Nauunawa, pinapaliwanag ko po sa Tagalog, ha? Para maunawaan nyo. Hindi ako nagmamagaling, hindi ko sinasabing tanga to, hindi ko sinasabing mali to. Ang nagsasabing malito, itong batas, itong balitang to. Addressing member of Saudi society, sinabi ni Colonel Al-Shalhoub, when a crime or specific event is witnessed and documented, it must be presented to the security authorities and should be notified to the security personnel at the Security Operations Center 911. Anong sabi niya? Kung nakakuha o nakakita kayo ng isang krimen, kinakailangan ipakita ito sa kapulisan. While emphasizing that such documentation should never be posted or published in social media. Ano sabi niya ulit? Ine-emphasize niya, pinapaunawa niya na ang ganitong uri ng mga video ay hindi kinakailangan i-post sa social media. Ayan o. So that this not fall under public opinion in addition to this being considered as defamation. Anong ibig sabihin itong considered as defamation? Tingnan nyo ang mukha nila.
pinost nila dito sa group na to nang hindi nyo binublur yung mukha. Hindi nyo tinakpan ng mukha as it is. So ito ay pasok sa defamation. Paano yan? Paano po yan? So yung mga nag-share ng video na yon, sa mga nag-share ng video na to, paano yan? Paano kung balikan kayo? Adi yari ka. Paano kung balikan ka, nag-share ka niyan? Tinerase. Na-trace ba? Na-trace ko. Itong si, halimbawa, si Alaya Lu. Na-share ni Alaya Lu ang video na to. Paano yan? Dali ka. Sinabi ng tagapagsalita ng ministro, ang pagdodocument ay hindi limitado sa photography lamang, but rather includes publishing recording. Ayan o, recording. Sabi o, hindi lamang po limitado ito sa pagkuha ng larawan. Ngunit sakop nito ang paglalabas ng mga recording of security surveillance camera. Kitang-kita nyo dito na ito po ay CCTV. CCTV copy to eh. Anong sabi ng ministry? Kasama dito ang paglalabas ng recording gamit ang security surveillance cameras na naka-install sa tindahan, sa palengke, o kahit saan. This is also a violation for which penalties for violating security surveillance camera law will be applied. In addition to application of the penalty stipulated to articles of other law, it is not noteworthy that cybercrime applies any act with which involve the use of computers, information networks in violation of provision of the cybercrime law. So hindi lamang po defamation o cybercrime ang papasukan ninyo, including binaviolate ninyo ang security surveillance camera law. Dahil lang sa feeling mo, superhero ka, feeling mo nagmamalasakit ka, ayan, pinose mo pa. I am educating you lang ha. Walang samaan na loob. Kung sino man ho ang makakakita ng video na ito, sino man ho ang kakilala o may kakilalang nag-post ng ganito or magpo-post or nag-post ng ibang video na sa tingin nyo'y krimen, paalalahanan nyo, bawal yan. Naiintindihan po ba? Hindi ako nagsabing bawal. Sino nagsabing bawal? Saudi MOI ang nagsabi. So kung magagalit ka sa akin, magalit ka sa police. Huwag sa akin. Hindi, nga pala, Pilipino kasi nagtatama, kaya alam ko magagalit kayo. Hindi na ubago yun. Dumako tayo sa mga tanong ng OFW. Sabi ni Uda Maribel, salamat, nakaabot din sa live mo while namamalan siya, nanonood muna. Paano nakalabas ang video? Yung mismong uploader, kung saan galing yon, siya yung unang nag-post nun. O syempre, pinost mo rin, no? Ikaw ang nag-post, hindi mo nilagay, credit po sa ganito. Nakita ko lang kay ganito. Alam niyo naman, mga Pilipino, sanay sa ganyan eh. Pag mayroong mga viral, kukuhanin nila yan. Tapos ipopost din nila para yung views sa kanila nga naman. O ngayon, yung views sa kanila, pati yung problema sa kanila rin. Diba? Naintindihan nyo ba? Yan ang mga mahihilig sa tinatawag na viral. Sa Saudi Arabia kasi, ito unawain nyo ha, bakit ayaw ng Saudi na ganyan? Una, masisira ang imahe ng Saudi.
number one rule, number one dahilan kung bakit ayaw ng Saudi na nagpo-post kayo ng mga krimen. Dahil masisira ang imahe ng Saudi sa lahat. Naintindihan nyo ba? Kita nyo naman, di ba? Nag-e-evolve ang Saudi, di ba? May mga programa, may mga gig, may mga konsyerto, may mga gala dito, gala do, may Disneyland na nga, di ba? Tapos, sinisira ng iba yung imahe ng Saudi sa paraang paglalabas ng mga krimen. Dito mahigpit ang Saudi. Kaya sabi nila, kung sinong naglabas ng krimen na yan, kakasuhan din natin sila. Yun nga lang po na nakakita ka ng krimen o banggaan, aksidente sa labas ng kalsada. Sa kalsada, pinicture mo, binidyo mo, in-upload mo. Diba ang daming nahuli sa ganun? Ah. Tapos ikaw, kasambahay, kunwari nagmamalasakit, kunwari nagkikir ka sa iba, senior mo naman, dahil atat ka nga naman eh, gusto mo nga naman ma-monetize ang Facebook mo, o YouTube mo, o TikTok mo, magka-views ka, ayan, di ka nag-iisip, di ka nagbabasa ng balita, o hindi mo alam to, kamote ka, kamote vlogger ka, ayan, eto mangyayari sa inyo. So sa lahat ng mga nagagalit sa aking ginagawang pagpapaalala sa inyo, wala namang problema. Walang problema. I'm dealing with these people na may ganito. I'm dealing with the people who has this at able to learn. Diba? So yung mga kagayang yung kamote vlogger, wala kayo. As simple as that. Mga Pilipino kasi lahat gustong i-share kung dito yan sa Qatar, matik dadamputin. Sabi ni Kamote Channel. Sabi ni Boss TV, okay lang yan, kaso dalawa. Sabi dito ni Neda, dapat piliin yung i-share yung informative, sana be responsible. Sabi ni Fatima, be aware na lang po tayo, tama naman po, dapat kapulisan, ipakita muna, wag i-post. Wala tayong magagawa, ganyan po ang mga mentality ng ating mga kababayan. Okay? Okay lang yan sir, basta mag-post rin sila na nakatutulong na. Sa ikabubuti natin, mas mabuting manahimik na lang, there's a corresponding agency intended to tackle these issues, mula kay Neda. Wala kay kabayo, masyadong magagaling ang mga Pilipino kaya hindi sila nag-iisip, basta mahalaga sa kanila nag-viral o mag-viral sila. Tama naman. Sabi ni Ashley, sabi nga think before click para hindi magsisi sa huli. Diba? So, mali po ba ako na pinaliliwanag sa inyo yung nangyayari dito, yung pagpo-post na to? Hindi naman po siguro ano. Kasi according sa Saudi Gazette, February 10, 2024, sinabi ng Ministry of Interior, binabalaan nila ang paglalabas ng mga krimen at all kind gamit ang internet ninyo o ano man. Okay? Kuya Ronel Vlog, maraming salamat. Agreed boss, thank you very much po. Yung nag-share na video niyan, binilit tayo na kayo ng ticket, pauwi na kayo kagad. Hello po, kamusta? Watching from Philippines. Thank you for continuous educating us. Okay? So ayoko na po sana ng pahabain ang usapan na ito. Ako po ay nagpapaalala lang sa inyo. Walang samaan na loob. Kung meron man kayong kakilala, paki-share ang video na to sa kanila. Okay, kwento mo na lang. Uy, sabi ni Storya ni Juan, bawal daw yan. Oh, pinakita ni Storya ni Juan, meron siyang pinakita galing sa Saudi Gazette, February 10, nilabas. Pinagbabawal pala yung ganyang paglalabas pag-share ng video. Oh, kung gusto nilang malagay sa katahimikan. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo bukas. Bukas maganda ho yung ating topic. Pag-usapan natin paano kung si Gabayan gustong mag-abroad pero may kaso sa NBI. Makakalabas ba ng Pilipinas? Kung gusto mong marinig yon, samahan mo ako bukas. God bless.